Hey mga kakosa, it's me again, your kakosang Raven June Fur Cuervo, ang iyong kakosang nurse. And now I'm here in front of you mga kakosa para ibalita po sa inyo na ako po ay na-acknowledge na po ng YouTube Partnership Program po bilang isa sa mga content creator na magbibigay po sa inyo ng saya, education, and awareness na rin po para sa ating mga advocacy, para sa channel kung itong sinimulan mga kakosa. So mga kakosa, ako po'y labis pong nagpapasalamat dahil sa inyong suporta, sa inyong patuloy na panunood sa aking mga videos, and pag-subscribe na rin po mga kakosa. Malaking tulong po ang inyong ginawa para po ako po'y ma-acknowledge and ma-approve po sa ating partnership program ng YouTube. So mga kakosa, bilang ganti sa inyong mga tulong, ako po'y magbibigay po ng mga tips po para po small YouTubers po na kagaya natin, kagaya ko, kagaya mo, at kagaya po ng mga gustong magsimula rin po bilang isang content creator po. So mga kakosa, hindi ko na po patatagalin po. Ito po ang ating content for today, for this segment mga kakosa. Ang content natin is paano nga ba magkaroon ng YouTube channel ngayong 2020. So hindi po lingid sa inyong kaalaman mga kakosa. Ang YouTube channel po para po kayo ma-approve ng YouTube monetization, yung partnership program po nila, kailangan nyo po ng, sa ngayon mga kakosa, ang requirements po nila is 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours mga kakosa. Sa aking palagay, napakahirap po buuin yung requirements na po yun. So, ang pagsisimula ng YouTube channel ay napakahirap, lalo na gagawa po kayo ng mga videos, papatok ba sa masang yung videos, at kung ano-ano man, at kung susuportahan po kayo, napaka-importante po yung pagsuporta po ng mga tao. I have 9 tips para po pabigyan po kayo ng knowledge, ng education, and my insights regarding po sa pagsisimula ng YouTube channel mga kakosa. So, hindi ko na po patatagalin, ito na po ang unang tip natin of how to make a YouTube channel for 2020. Mga kakosa, mga ma'am, mga sir, ang topic po nga natin ay paano ba gumawa ng YouTube channel ngayong 2020. So mga kakosa, ang paggawa ng YouTube channel po ay isang proseso. So ang prosesong ito ay pwedeng madali, pwede rin mahirap mga kakosa, para po maka-achieve rin po kayo na ma-acknowledge po ng YouTube Partnership Program. So madali. Muna tayo sa madali mga kakosa. Madali para sa mga sikat na tao, sa mga artista, sa mga influencers na talaga na kilalang tao. Madali lang sa kanila makabuo ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, public watch hours po yun mga kakosa. Pero sa kagaya nating hindi naman po ganun ka kasikat, may itsura, talents na kayang makahakot ng mga subscribers at saka views, ano naman tayo mga kakosa? Ako po ay si Raven June Fur Cuervo. Isa po akong nurse. Isa po akong registered nurse po. And my niche is to give you awareness, advocacy, campaign to support talents. Yung mga local talents na malimit lang po na nakikita, nasusupport. So nakikita nyo po sa aking channel po, ina-acknowledge po natin yung mga local musicians, yung mga spoken poetry na talents para po ma-showcase po sa ating lahat kung gaano po kaganda ang mga talents na meron po ang bawat Pilipino. So, I will support that one and it will be part of my channel, and also to give you healthcare education mga kakosa sa panahon ngayon, lalo na ngayon na meron tayong sakunang nararamdaman sa buong mundo. Kailangan po natin bigyan po ng edukasyon, education para po mabigyan ng learnings, tips ang bawat isa. Also, ang pagtulong is part of my advocacy po, lalo na sa mga nangangailangan po. I started helping charities and foundations na po nung time na hindi pa ako nagsimula sa pag-YouTube, sa paggawa ng films, sa paggawa ng content sa YouTube. Nasimulan ko na po yung advocacy ako po, tumulong sa mga charities, sa mga nangangailangan po, especially sa mga cancer patients po, and mga sick ones na nararapat naman pong tulungan. So bilang isang nurse, alam po natin po kung gaano kahirap po mga kakosa ang dinaranas po ng family at ng patient. So in this channel, gusto ko po makatulong in some ways and makaraise po ng awareness po sa bawat isa.
And yun po talaga ang pinaka-goal ko sa pag-vlog na ito. So, ang dami ko na pong nasabi, and I just want you all know lang po yung aking advokasya sa pagsimula ng channel na ito, dahil ang unang tip natin sa pagbuo ng channel is, ang unang tip natin mga kosa bago ka magsimula ng YouTube is to know your purpose. Ano ba ang purpose ng pag-start mo ng channel? Ano ba yung goals ng pag-start mo ng channel? So, nasabi ko sa inyo mga kosa ang aking purpose and advocacy and goals na gusto kong masimulan, dahil yun po ang aking plan sa pagsimula ng channel na ito. Kayo mga kosa, ano ba ang inyong goal? Ano ba yung purpose? Bakit gusto nyong magsimula ng YouTube channel? Ano ba yung pinaka-goal mo? Know your purpose of doing your channel. Kung ano yung purpose ng pagkakaroon mo ng channel, and set your goals. Kung ano ba yung goal ng channel na ito, that's it. Ang number 2 natin mga kakosa ay channel details. To know your channel details. Ano ba yung mga channel details or yung YouTube channel details na kailangan mo bago ka magsimula ng channel? Ano ba yung naiisip mo mga kakosa? Name ng channel mo. Parang ako, Raven Junfer Cuervo. Raven, pangalan ko yon. Second name ko, yung Junfer. Cuervo is Spanish name ko yon. Spanish name. So, Raven Junfer Cuervo. Kayo po, ano pong naiisip yung channel name kung magsisimula po kayo ng isang YouTube channel? Madami pong mga YouTube channel na dahil sa pangalan pa lang, nagkakaroon na sila ng magandang effect sa mga subscribers and watchers. Ano ba yung content na gusto mong gawin? Like me, to give health education, tips, and awareness sa mga tao. Kahit bilang isang nurse, it's as part of our job is to give healthcare teaching sa mga pasyente, sa community, and sa family itself. Yung iba dyan, entertainment, pranks, cooking, and kung ano-ano pa mga kosa. Ano yung content na nilalabas mong videos. Kung ano ba yun. Kasi importante po yun, dahil kung alam ng nanonood sa inyo kung ano ang niche nyo or yung content na meron kayo, babalik-balikan po yun ng mga subscribers. So, dapat bago ka magsimulan channel, alam mo yung goal mo. Ano yung target mo, mga kosa. May tinatawag silang lifestyle, tinatawag din silang travel vlog, may tinatawag din silang cooking vlog. Lahat yan, mga kosa. Kung anong trick mo gawing niche, push mo yan. Pwede mo siyang pag-aralan kung paano mapaglago ang subscribers, watch hours mo para po ma-start mo na ng maayos ang iyong channel. Ano nga ba yung target people natin? Ano ba yung tinaka-target nating bigyan pansin sa channel na to? Kung sino ba yung mga taong gusto mo i-reach out para pumunta at mag-stay sila sa channel mo? Mga kosa, please comment down below. Ano ba ang target mo? Sino-sino ba ang mga target mo? Gusto mong maging part ng channel mo? Educate yourself. Educate yourself. So, kailangan mo ding matuto kung paano ba ang sistema, proseso ng YouTube. Gaya ko, nag-self-learning po ako. Nanood ako ng YouTube. Nagbasa-basa ako ng policy. Nagbasa-basa ako ng kung ano-ano. Nanood ako para maintindihan ko paano ba ang sistema ng YouTube. Paano ba ang sistema ng Google. Kasi once na hindi mo alam ang sistema nila, hindi mo maintindihan. So, malaking factor din po mga kosa yung alam mo kung ano yung analytics, ano ba yung views na yan, kung ano ba ang subscribers na yan, ano ba yung policies, ano yung mga violations, yung strike claims, kung ano-ano man yan. Dapat alam po natin, dahil po malaking factor yun pag nag-apply na po kayo ng monetization po. Malaking factor na po yun kung nag-apply kayo ng partnership program po sa YouTube. Mga kakosa, mga mamaser, lamang ko ang may alam. So, madami pong mga aspiring YouTubers na nag-a-apply po ng monetization partnership program na na-deny, na-disapprove po dahil sa mga content po na hindi po ina-acknowledge and against the policy ni YouTube tsaka ni Google AdSense. So, kailangan po, meron po kayong learnings and knowledge po, ideas when it comes to YouTube and Google AdSense, mga kosa. So, kung meron po kayong tanong mga kosa na kaya ko namang sagutin, just comment down below mga kosa, mga aspiring YouTubers, YouTubers din po na nakapanood dito. Pwede nyo rin po akong tulungan po ang mga small YouTubers, because I am supporting po ang mga small YouTubers na kagaya ko na nagsisimula pa lamang, na maitaas po sila. Angatan lang po tayo, tulungan lang po tayo mga kosa. I am willing to help everyone po.
So, kung meron kayong mga tanong when it comes to YouTube at alam ko yung mga sagot, just comment down below. Mababasa ko po lahat po yan. And kung meron din po kayong mga tips na gusto nyong i-share sa akin bilang kung mga YouTubers kayo, kung malaking YouTubers kayo, please comment down below din po dahil gusto ko pong matuto pa ng mas madami para po sa aking channel and para rin po sa pagtulong at makapasaya tayo ng madami pang tao. Pangatlo mga kosa is yung resources. Ano ba yung resources na tinasabi natin? Yung camera, number one. Kasi hindi naman tayo makakapag-film, makakapag-take ng videos nang walang camera. So, hindi importante mga kosa ang kamerang napakamahal. Magkaroon kang DSLR para makapagsimula ka ng YouTube channel. Hindi po yun. Importante mga kosa. Basta merong kang cellphone na may camera, may lens yan, kahit anong klaseng cellphone yan. Makapagsimula ka mga kosa, mga ma'am, mga sir, hindi po hadlang ang camera. Hindi po dahil mahal yung camera mo, mas madami kang subscriber. Hindi dahil maganda yung camera mo, dadami ang subscriber mo at saka watch hour mo para po makapag push ka na sa next step na magpa-approve ng monetization or yung partnership program natin sa YouTube. Hindi po hadlang po ang camera na meron po tayo sa ngayon. So mga kosa, resources. So kailangan din po natin ng editing apps. So, simpleng editing app lang po mga kosa, pwede nyo na ma-edit po yung videos ninyo. Gaya po ako. Wala pa akong laptop. Hindi po laptop yung pinang-i-edit ko sa mga videos ko. Sa cellphone lang po ako nag-i-edit. So mga kosa, comment down below kung ano po yung best editing app po ng video na meron kayo. And share nyo po sa amin mga kosa. Just comment down below para din alam po ng ating mga aspiring YouTubers po na small YouTubers na kagaya natin. Ang fourth tip natin po bago tayo magsimula ng YouTube channel is find time. Find nyo yung time. Ano ba yung oras? May oras ba kayo sa paggawa ng film na ito? Sa channel ninyo? Hanapan nyo ng oras. Ano yung mga days? Yung schedule nyo? Mga kakosa, mga sir, kailangan po alam nyo yung schedule nyo. Kung kailan kayo mag-film, kailan kayo mag-edit, kailan kayo mag-release ng videos ninyo. Kailangan natin yung schedule natin. Kung fit ba yung schedule ninyo kasi kailangan natin maging consistent. So, kailangan po natin maging consistent sa channel po natin. So, find time, know your schedules, be consistent sa pag-upload ng videos, and yun. Ang ating fifth mga kosa is to create your action plan. Create action plan. Action plan meaning po, strategy po. So, magkakaroon kayo ng strategy, pwede nyo isulat yan sa papel, ano ba yung parang strategy na pwede nyo gawin para makakuha ng subscribers. Ano ba yung pwedeng gawin para po makakuha ng watch hours? Ano ba yung mga pwede mong gawin para po ma-reach mo yung mga goals and purpose and yung aim mong reason? Bakit ka nag-create ng channel? Lahat na yan, kailangan mo ng action plan mga kosa. Kayo mga kosa, ano po yung mga action plan po and goals ninyo and strategies po para po ma-achieve po yung kagandahan ng YouTube channel ninyo? Paki-comment down below po at turuan nyo po kami mga kakosa. And sa mga bagong aspiring YouTubers na kagaya natin, nabigyan din po sila ng insights and learnings din po mga sir, mga ma'am, tulungan na po tayo. Number 6 na mga kakosa. So alam na natin yung 5 na yun. Syempre meron na tayong plan. May action plan na tayo sa mga gagawin. May steps na tayo, may proseso na tayong ginawa. Make it happen mga kakosa. Number 6, make it happen. So create your YouTube channel. So magsimula ka na. Dahil hanggat hindi ka nagsisimula, may plano ka nga, wala kang sinimulan, wala din mangyayari. So mga kakosa, simulan mo na gumawa ng YouTube channel. Nung hindi pa ako na-approve ng YouTube monetization program, ay na dumating sa puntong tinamad na akong gumawa. Parang nawala na yung urge ko sa paggawa ng channel. Kayo ba mga kosa? Comment nyo nga dyan kung isa rin po kayo sa mga kagaya kong nawalan po ng gana sa paggawa kasi kukunti yung mga nanonood, kukunti yung subscribers mo, ang layo sa katotohanan. As in, nagsimula tayo sa zero nung unang subscriber mo pa, sarili mo pa, isang account mo. And then later on, encourage ka sa mga friends mo. Dumami-dami pero paunti-unti pero dumating yung time na wala. Feeling mo hindi worth it. Wala. Walang nangyari. Ang ginawa ko lang naman nung time na yun is
nag-reflect ako, and then realize ko na kailangan kong balikan yung step number one, yung first tip na meron tayo. Kailangan po natin, mga kakosang, balikan yung goals. Ano ba yung purpose kung bakit natin ginagawa ito? Ano ba yung ini-aim natin mangyari sa buhay natin? Yun lang pong lagi nating babalikan. Pag dumating yung point na ayaw mo na, kasi ang hirap, hindi mo siya makuha, yung lalo na yung requirements ng YouTube, mahirap po magsimula ng YouTube channel, lalo na hindi ka sikat, hindi ka gwapo, hindi ka maganda, hindi ka sexy, hindi ka appealing sa tao. Napakahirap. Sana po patuloy po nating suportahan po ang mga small YouTubers na kagaya natin, and bilang isang kaibigan, bilang isang pamilya, part ng family, support, dahil yun lang po ang kaya nating maibigay sa mga kaibigan natin, nagsisimula pa lang. So mga kakosa, after mo nag-create ng channel, nagsimula ka na, may channel ka na, nalagyan mo na ng banner, nalagyan mo na ng picture, importante po yan mga kakosa, nalagyan mo na ng objectives, nalagyan mo na ng details yung channel mo, abay, wag mo nang patumpik-tumpikin mga kakosa. Simulan mo na mag-film at maglagay ng content. May content ka na, nakapag-film ka na, mahirap mag-film, mahirap mag-edit, mahirap po kumawa ng video, kahit simple lang mga kakosa. Dahil once na nandyan na yung mga subscribers mo, andyan na yung mga tao, minahal ka nila, tutulungan, susuportahan ka nila. You will never know na yung video na ginawa mo, maaring ginawa mo siya ngayon, hindi siya nag-trend, after a week, after a month, bigla yung magbo-boom, magti-trend yan, okay na, magiging mas masaya ka na. Number 8 mga kakosa, ang number 8 natin, dahil meron ka ng video, meron ka ng channel, nandiyan na yung objectives mo, nandiyan na yung mga goals mo. So, ang gagawin mo naman is to promote your videos, your links, your videos, your channel, promote mo na, kapalan lang ng mukha. Siyempre, meron yung mga taong hindi kasusuportahan sa una dahil ano ba yan, ganito, ganyan. Pero, keep on promoting yourself. So, by promoting yourself, promoting your videos, your channel, also to your family. Sila ang unang supporters na meron ka. So, pa-subscribe ka sa family mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa mga pamangkin mo, sa mga pinsan mo, lahat. Promote mo sa kanila kasi sila lang talaga ang unang susuporta sa'yo. Kung wala silang suporta sa'yo, punta ka na sa mga kaibigan mo. So, yung mga totoong kaibigan mo, pupromote mo sa kanila, susubscribe sila, nag-share sila ng videos mo. Ayun. Sa mga katrabaho mo, andyan sila. Pwede ka nilang suportahan. Small community ang nasimulan mo sa YouTube mo. Parang snowball effect yan. Maliit lang, pero lalaki po yan. And hanggang ma-reach nyo yung goal po ninyo and the requirements, update nyo na ang channel ninyo. Tingnan nyo kung meron kayong copyright strikes. Iwas na iwasan nyo po yan, copyright strikes, copyright claims. Iwasan po natin yan mga kakosa, dahil significant yan para ma-disapprove ka. And yung mga violations na dapat iwasan. Andyan na lahat. Pag-pray mo na din po. Huwag po tayo makakalimot sa itaas po na ginagawa natin po ito para po sa sarili natin, para po sa family natin, para po sa lahat ng tao, and para po sa Kanya. Huwag po makakalimot po kay God. Yes! God. Andyan si God. Si God yung nag-help din po sa akin. Parang sabi, parang may bumulong sa akin na balikan mo yung purpose mo. Ano ba yung purpose na sinimulan mo yung ganitong career? Sinimulan mo yung ganyang gusto mong gawin? And dahil po sa inyo, mga supporters, mga subscribers ko, maraming salamat po. At dahil pinatangkilik nyo po at mainit nyo pong tinanggap ang aking channel at sinusuportahan pa lalo. Thank you so much po sa inyo, mga kakosa, mga ma'am, mga sir. And our last, mga kakosa, ang last tip is be yourself and don't give up. Don't give up and be yourself, mga kakosa. Kung anong kaya mong ibigay at pwede mong i-enhance para maibigay sa mga subscribers mo, sa mga manonood mo, gawin mo lang. Dahil andyan lang sila para suportahan ka. Sa mga, syempre, lalabasan po yung mga bashers, lalabasan po yung mga creative or constructive criticism sa channel mo. Make it as motivation, make it as a lesson, and mag-grow and mag-learn pa ng madami para po mapaganda yung channel mo. So, wag po tayo madidismaya, wag po tayo magkaroon ng bad experience when it comes to those people na pwede kang down. Pero,
Dahil doon, naging motivated ka, maging learning mo yun, nagiging mahusay ka later on. Kung meron po kayong mga katanungan na gusto malaman po, dahil honestly, I started my channel December. I started my channel December and now it's June and I got monetized and approved po ako sa monetization program and partnership program po ng YouTube. So, 6 months po yung ginugol ko. I'm so happy that noong June 5 po, 9 PM, na-receive ko yung email po ni YouTube na I got the approval na po. So, kung kinaya ko mga kosa, makakaya nyo rin po yun. Magtulungan lang po tayo. Bilang small YouTubers na kagaya ko, gusto ko po kayong tulungan. And kung meron po kayong mga katanungan po, kung paano po ginawa, ano ba yung mga ginawa ko, and everything, just comment down below, mababasa ko po yan. And ano ba yung mga tips ko na pwedeng i-share sa inyo, I'm happy and I'm glad to help you guys. Habang ngayon, magsimula ka na mga kosa, gawin mo na ang lahat. And be patient. Kaya natin yan, kaya mo yan. Kung kaya kitang tulungan, just let me know. Kung meron kang katanungan, I will help you. Bago ko po tapusin ang vlog na ito, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking mga kaibigan, ang aking mga small YouTubers din po na nagsisimula din kagaya nating lahat. I-share ko lang po ang kanilang mga channel and sana matulungan nyo rin pong i-subscribe sila and panoorin po yung mga contents nilang napakaganda. Mga kakosa. Don't forget to subscribe sa mga sinasabi kong mga small YouTubers, aspiring YouTubers po na sinasabi ko para po lahat po tayo ay magtulungan. So kung gusto nyo rin po na ma-feature po ang inyong mga channel and to have some tips, comment down below. And I will try to answer whatever kung ano yung kaya kong masagot and matulungan kayo mga kusa. Ayoko nang pahabain pa ang content na ito and yes, thank you so much po sa inyong suporta and sana ma-achieve nyo rin po kung ano yung na-achieve ko, papatuloy nyo po ang pagsuporta sa akin at kung bago ka lang po sa channel ko and nahagip mo lang itong content na ito, please subscribe mga kakosa, please subscribe and click the notification bell and thumbs up na rin po and like this video and comment po kung meron kayong katanungan mga kakosa, mga ma, mga sir, huwag mo nang kalimutan, subscribe ka na dito sa baba, red button po yun and hampasin mo na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos, watch na rin po yung mga ibang vlogs ko and ayun, thank you so much mga kakosa, mga ma, mga sir. Mag-ingat po kayo and stay healthy and wealthy and healthy. Stay healthy and have a good day mga kakosa. Bye-bye!